Hello everyone, welcome back to my channel. Andito po ulit tayo sa Cinco Farm. Salamat po sa mga nanood at nag-subscribe na aking channel. Ngayon po naman, magbablog po tayo tungkol naman sa fertilizer ng Selloum at pati po ng ibang halaman. Tayo po! Andito po tayo sa Cinco Farm at pakikita ko po sa inyo ang ilang technique ng pagpa-fertilize sa aking Selloum. Yes po, may technique po ito. Ang karaniwan po nating ginagamit sa pagpe-fertilize ay yung mga pangkaraniwan lang po. Ito po, isang klase ng abono ay itong na ginagamit po ay itong urea. Ito, kulay puti lang po siya. Tapos ito ay isang complete. Ayan, medyo iba po ang kanyang kulay. Butol-butol po siya. Maliit yan po. Complete. Ito po ay nabibili lang po sa mga poultry supply, sa mga agricultural supply. Mga mura po sila. Ito po, ang pamamaraan po ng pagpa-fertilize dito ay pwede po natin siyang paghaluin. Pwede yung 1:1. Isang kutsarang complete. Tapos isang kutsarang ito, urea. Paghahaluan po natin sila. Ito pong urea ay may mga element po siyang, yung mga fertilizer na ginagamit po natin ay may mga element na tinatawag na NPK. Means po na yung N ay nitrogen, yung P po ay phosphorus, at yung K po ay potassium. Ito pong urea ay may ano po siyang, ang element po niya ay ito pa yung 34-0-0. Means na yung nitrogen niya ay 34%. Tapos wala po siyang potassium at saka phosphorus. Ngayon, pagka ito po ang ating ginamit sa halaman, means na ang epekto po nito ay sa dahon. Magiging mayabong ang kanyang dahon at magiging berde. Maberde ang kanyang dahon. Ito, pagka po itong ating ginamit. Ngayon, sa complete po naman, ay may element, ang element po niya, yung tinatawag na 14-14-14. Ibig sabihin, 14% po ng nitrogen niya, at saka yung phosphorus niya ay may 14% din. Pati po yung kanyang potassium sa fertilizer. Kumpleto na po. Meron po yung pong phosphorus na tinatawag, sa ugat po naman yon para sa mga puno, sa mga ugat, para maging matibay ang kanyang pagsibol. At pati yung sa potassium, yung po naman ay pampa ano na sa bunga at saka yung mga bulaklak. Kaya pwede po natin siyang gamitan kasi kumpleto na po ang kanyang sa fertilizer. At sa ganito po kalaking Selloum na maliit pa lang po, konti lang po siya, mga ganito lang po siya, halos mga ano, yan po ay ilalagay po natin dito. Ilalayo nyo po siya sa tabi ng puno. Diyan lang po sa tabi. Medyo yan. Tapos tatabunan nyo po siya. Tapos dito po naman sa kabila. Yan. Yan. Konti lang po siya. Lalagay po natin siya. Yan. Yan. Tapos dito po sa naman sa ganito kalaki. Pagkahon ng mga ganito na kalaki, medyo dadagdagan nyo po ng konti ang inyong abono. Kasi habang nalaki ang inyong halaman, dadagdagan nyo po ng konti ang pagpa-fertilize ng inyong sa inyong halaman. Yan. Ganun din po, lalagyan nyo rin po siya sa kabila. Yan po. Dito. Kung malalaki naman po inyong mga halaman na lalagyan ng fertilizer, yung mga 2 feet, mga 3 feet, dagdagan nyo na po ng mga abono. Ayun po,
basta malayo lang po siya sa puno. Ngayon, di naabunahan nyo na po siya. Yan po ay mga once a month lamang po ninyo lalagyan. Ngayon, pwede naman po kayo gumamit ng isa lang. Kung halimbawa, ito lang po, urea. Ito, pwede naman ito lang kung wala po kayong complete. Pwede rin po naman complete lamang. Yan, kung wala po kayong urea. Yan po. Ito po, dinilagyan nyo na po ng siya ng abono. No, once a month nyo lang po siya lalagyan. Ngayon, di ba nagdidilig po tayo ng halaman natin. Minsan dinidiligan po natin ng at yung mga indoor natin. Minsan once a week dinidiligan natin ng halaman. Ngayon, ito po po ang isang way ng pag-fertilize. Ito po, meron po kayong isang lata po. Medyo kakalawangin na po ang aking ano kasi matagal ko na po ito ginagamit. Wala po akong bagong ano. Ito po, isang ganito po ay pupunin nyo lang po ng complete. Yan. Tapos po, kalahating urea. Yan. Ganito po. Kung ilan lang po yung halaman, ay kayo na po ang bahalang mag-divide ng inyong purpose. Basta dito po sa isang ganito, sa lata, ay ilalagay po natin sa isang timbang tubig. Ganito po kalaki. Mga 60 liters po siya. Yan. Tapos, hayaan lang po natin matuno siya. Yan yung pwede nyo siyang haluin. O kaya mga 20 minutes na tutunawin po. Ito po, ito rin po ang gamitin yung pandilig sa inyong mga halaman. Sa ganitong isang ligo rin po, yung ganito kalaking halaman na maliit po, ay ito, isang huwag nyo pong ipatatama sa dahon. Sa puno lang po siya. Diyan, yan. Palibot, yan. Ganun po. Yan. At sa ganito po kalaki, dadagdagan nyo po ang dilig. Ito po, sa ganito po namang kalaki na halaman, ay mga dalawang ganito po. Na isa't kalahati o dalawang ganito. Yan, didilig po niya. Yan. Huwag nyo po patatabahan yung dahon niya kasi may posibilidad na masunog yung kanyang dahon. Yan. Ngayon, kung mas magdidilig po kayo ng mga pang-indoor na malalaki po, pwede po siya hanggang tatlo nito. Tatlong ganito ang pagdidilig. Yun po ay gagawin nyo naman po, pwede hong twice a month. You know, isang, alimbawa, matuwing ikalawang linggo na pagdidilig ninyo, pwede nyo hong samahan ng ganito. Ganun po, para maging maganda inyong halaman. Ayan po, mga para naman ho tababa-tabake. Kailangan din ho nila ng mga nutrient na halaman. Ngayon, kung ang mga pang-indoor ho ninyo, mga ganitong halaman, ay may mga nakikita kayong mga sira at dahon, ito, pwede nyo po siyang spray. Kung meron po kayong mga insecticide, pwede nyo po silang ano, ng insecticide, apply ng insecticide. Kasi may mga, minsan karaniwan ng mga sa outdoor at sa mga indoor, ay may mga, kung may nakikita kayong mga sirang dahon na butas-butas, yun ho ay, ano po yun ang hinahayop. Spray nyo rin po siya ng gano'n, mga insecticide. Yun lang ho. Yun naman eh, pwede ho mga isang beses din lang ho, isang buwan. Yung gano'n, para maging marusot magandang ating halaman. Yung pag-apply po, ang pag-apply ko po ng ano, sa silom, pwede nyo rin pong gawin sa mga inyong halaman. Tsaka sa mga indoor nyo, sa mga outdoor. Para gumanda rin po yung inyong mga halaman. Kailangan din po nila ng mga fertilizer kahit pagkakaunti rin lamang po. Sige po, sana po yung makatulong yung aking pagbibigay ng konting information sa aking pagpe-fertilize ng aking halaman. Pwede nyo pong i-visit sa aking Facebook page na Cinco Farm. Pwede po kayong magbigay ng comment doon. At sa aking dito po sa aking channel sa vlog, sasagutin po din namin yung inyong mga dapat malaman. Sige po, salamat po sa mga pagsusubscribe ninyo at panonood. Have a good day.